Hello mga kagila! Welcome back sa aking channel. So yes, aalis tayo ngayon at eto, nakagayak na tayo dahil meron tayong surprise sa aking kapatid dahil mag-birthday siya bukas, which is July 16. Pero isa-celebrate yun ng July 18 dahil isasabay siya sa birthday ng tatay ko. Dahil nga isa lang yung pagitan, so pagsamahin na lang natin or pagsabayin para mas bongga ang ating birthday. Pero meron tayong nag-iisang problema. Dahil yung tatay ko kanina nung gumagaya kami para mabilin yung regalo at isasabay na yun i-surprise sa Saturday, inaya niya pa yung kapatid ko. So may kasama tayo. So kung sino pa yung isu-surprise, siya pa yung kasama. Ang bongga, di ba? So ang mangyayari na lang, meron tayong plano kasi hindi pa naman nasabi or na-booking kung ano yung mismo plano nating ibibigay. So ang mangyayari, dahil nga baka mag-stay lang siya sa sasakyan, ang gagawin natin, medyo ilalayo namin yung napamili and then papupuntahin namin si Laika doon para meron pa rin thrill dahil hindi naman niya alam kung ano yung ibibigay na yun. Eh sabi ko sa kanya, huwag na siya sumama pero mapilit ang ating kapatid. So i-update ko kayo pag nandun na kami sa mall dahil baka magpunta kami sa SM Pampanga, hindi, kahit hindi pong ganun ka-safe dahil dun namin mas mahanap yung gift. So abangan niyo yan guys, at kung gusto niyo mapanood, guys nga wait. So guys, ang mangyayari, magiging dalawang part yung vlog na to dahil nga hanggang celebration to Saturday. Kaya sobrang haba pag pinagsama na sa isa. So yun lang, sana panoorin nyo hanggang dulo yung vlog na to. Ay, at kung gusto nyo akong samahan, then please keep on watching! So guys, nandito na tayo sa SM Pampanga at ayan, nakasuot na tayo ng face mask dahil papasok tayo sa loob para mabili na natin ang ating mga kailangan para sa celebration sa Saturday. So i-update ko na lang kayo kapag nakapasok. Dito na kami makakasya. Ayoko naman yan. Bakit magba? Ano? Ay, drum siguro. Ganito kasi, mahayag ka. Ang bibili namin sa'yo ay... Ano? Sabihin ka naman ay? Ano? Drum. Drum ne. Ang bibili namin sa'yo ay... Gitara! Gitara ba? Ay, ano ba yan? Ano? Dito yung sama-sama sa tara. Ayan. Ano ba yan? Ano ba yan? Gitara na. Acoustic. So guys, kaka-uwi lang namin, galing nga kami ng SM Pampanga and then nagpunta pa kami sa grahe namin sa Tarlac, kaya medyo ginabi kami. Anong oras ba ngayon? 7? Hindi, 8.5 na ngayon. So, ngayon is July 15 pa rin at mamaya ay mag-birthday na aking kapatid. So mag-birthday niya siya, so 17 pa lang siya, pero eto na naman tayo, mag-unbox tayo ng regalo dahil mahilig na siyang kumanta. So ako din kumakanta, hindi naman ako, pero for God, di ba? So ang mangyayari, abangan nyo and mag-request kayo ng mga gusto nyong covers, song covers, at kung kaya naman namin ay kakantahin namin yun para sa inyo. Panira ng umaga, panira ng araw, kung yun ang gusto nyo, ibibigay namin. So eto. Una natin ang pinakamaliit. Ito ang ukulele. Yeah, ito yung una natin bubuksan. So,
dahil natatandaan nyo pa, ito yung gamit kong kutsilyo na nag-unbox ako ng... Hindi naman natin kailangan ito, no? Nag-unbox ako ng... Nag-unbox ako ng album ko ng Twice. So, nasundan. At ito ulit na gagamitin natin para may masundan ulit tayong unboxing. Diba? So, Fernando siya. Fernando po. Si Junior. Fernando po, Junior. So, ito siya ang ating... ukulele. Yan, nakikita niyo naman po yung mga mukha namin para po kami galing sa kung saan lugar. Ano? So, ayan, baliktad, di ba? So, ayan. Ay, ang talaga, ayan, habang binubuksan niya, ang original na plano is sa Saturday, kung doon nga sa mismong celebration, ibibigay sa kanya to sa end ng celebration pagkatapos kumain, pero wala. Wala. Sinabotahin ni tatay eh. Ang galing! Galing ni tatay. Sasama daw niya ako para mag-drive. Eh, hindi niya pala alam yung planong ganito. Oo. Hindi ko alam ko na, pero natuwa naman talaga ako. Kasi matagal ko lang gusto yung electric. Ta-da! So, ayan. Ito ang ating bongga ukulele. So, ang kung gusto niyo makita yung itsura niya dito. So, shoutout nga pala sa CB Music. Oo, tama. Yun yung mismo store na binila namin sa SM Pampanga dahil sobrang dami nilang mga kakailangan na instruments nyo, kung anong instruments man yung gusto nyo, meron sila doon. May piano, may violin, may kung ano ang keme doon. At yung mga straps, yung basta kung ano-ano. Basta nandun talaga siya at marami kang ma-access. So, ito yung una natin, which is the ukulele. And then, hindi ako marunong mag-gitara ganito man. Hindi rin ako marunong. Pero sa piano, marunong ako. And gusto kong magpaturo sa aking kapatid para magkasama siya tumutugtog. So next ay meron din tayo dito. Wait lang, ilalagay muna natin 'to dito at para matapos tayo. Meron tayong ano lang, ano 'yan? Condenser microphone dahil kakanta nga tayo, hindi pwedeng yung maririnig lang is yung electric guitar. Oh, ayan, nalaman niyo na kung ano yung binili, electric guitar, hindi tayo nag-acoustic. So, ito is magkano 'to? 6K. 6,000. Pero siya is sobrang ganda na ng quality niya at sa laptop ko siya makakonect, which sa MacBook, dun ko siya i-connect para ma-record yung mga music na gagawin namin. So, hindi ko siya pwedeng erekta ng camera. So, eto yon. Dahil hindi pwedeng kumanta na hindi na condenser microphone, pagka roll lang yung boses mo, mahirap marinig dahil malakas yung ating electric guitar dahil meron siyang, ayan, amplifier. So, mamaya natin yung papakita. So, next ito ay... Ito na yung belt. Oo, or strap ng kanyang electric guitar dahil hindi pwede na lagi lang is hawak-hawak niya. Pwede siyang matapik or madulas. So, sayang, ang kinis-kinis tapos mabagagasgasan. So, kailangan itong strap. And then... Next, yung cable para kakonect siya sa amplifier. Itong amplifier. Kasi, ito yung kinuha namin is yung black gold dahil ito daw yung pinaka-bong at matibay. Kaya, syempre, tayo ay masunurin. Kaya, ito yung binili natin. So, sure lang. So, next is, ito, bag pong pasok. Ano yan? Bag na, kanyang electric guitar. Ano tawag yan? Case, case. Case yan ng ano, ng electric guitar. So, malaki na siya and nagkakahigpit siya ng 2-3. Yun. Dahil matibay na siya at marami siyang pangit. Pwede nga pumasok ano, pag ang kapal lang, may mga foam na siya sa ano sa loob. Kaya ganyan. Hindi siya katulad nung iba na tela lang kabod na color black. Ito is talagang matibay na and then may foam. So, comfortable ka na kahit medyo tumatama-tama siya sa kung ano-anong bagay. Is merong foam na naka-suporta. So, ayan. Next is, ito na. Mabigat na. So, kung gusto niya nang makita kung anong kulay ang kanyang electric guitar, so, bago namin buksan, manghula kayo at comment down below kung ano yung hinuhulaan yung kulay, kung ano yung napupusuan nyo na binili namin kulay dahil hindi ko nang pinakita sa mismong clips kanina kung ano yung color ng kanya. Hindi ko talaga in-expect na ganito. Oo. Kasi ang pinagpipilian, electric guitar, acoustic, ukulele. Pero yung ukulele, add na talaga yon. Pero dun sa dalawa, hindi pa namin sure kung ano nga dun yung bibilin. Eh, di ba ang balak nga, hindi namin siya kasama. Buti na lang nakasama ako. Ang galing talaga ni tatay. So, kaya ako na, nakapamili ng kulay. Na doon natin bubuksan sa isa. Ako nakapili ng kulay. Ang ganda. So, ayan, ang bigat. Kaya ang hirap. Sobrang bigat. So, ayan. Buksan lang natin. And then yung amplifier niya is sobrang bigat. 10,000 na. Oo, 10,1, 10,3, 10,6. Basta nasa ganun yung presyo ng amplifier. Dahil hindi naman tayo pwedeng bumili ng kabod
May electric guitar, di ba? So, hindi naman siya, hindi mo ma-recognize at ma-appreciate yung tunog kung walang amplifier. So, ayan. Ayan na! Wait. Sobrang masaya ko talaga. Gusto, excited na akong gamitin. Kasi sobrang cute talaga niyang kulay. So, yung ukulele, wait lang, baka magasgas pa. Ukulele, kaya lang ito nabila dahil kay ate na gusto niya. At gusto pero ko din matupo. So, ito na. Ready na ba kayo kung anong kulay? Ang sakit na ulo ko na talaga. So, ready? One. Medyo mahaba ito. Hold lang. Sobrang haba. One. Two. Three. Ano ang kulay niyong nahuhulaan? So, wala pa. Sobrang ganda talaga niya. One. Ay, ang kahoy lang talaga. Ang kalahati lang kami nabili. Baliktad. Ayan. Ito na. One, two, three. Ta-da! Oh my God! Wow! So, meron tayo dito white electric guitar. So, napaka... Mabigat para siya. Akala ko hindi siya. Ang ganda talaga niya. Ang ganda. Ayan, no? So, hindi pa namin kasi matetesting ngayon with the amplifier. Pero sobrang, ayan, mas white pa siya sa amin. Sobrang ganda ng pagka-white niya as in. Kaya gustong, nagustuhan ko talaga. So, yan yung mismong gagamitin natin for vlogs. And then, pwede ding pagka wala siya sa mood na mag-rock-rock, ganyan, rock-rock. Basta mga ganon, pwede siya mag-ukulele ng gamit. So, eto, hindi naman natin kasi siya magagamit lang ng kabod. Ayun na, sobrang gusto ko na yung talaga siya magamit. Na electric guitar. So, bumili kami ng... Eto siya, ang bigat ng amplifier. Kaya pala ano, kinachat ako ni Kenneth kung bakit, ano, kung ano daw yung gusto ko, kulay ng electric guitar, ganyan. Pero ang tagal na nun, ilang linggo ni... Yata yung nakalipas, dalawa o isa, gano'n. Yun talaga, kasi yung ginamit ko. Kasi daw niya yun, bili. So, thank you kay Kenneth dahil tinulungan niya ako para malaman. Tsaka nakalimutan ko na hiling ko na to sa kalananay. Hindi ko talaga ina-expect na bibilan ako nito. Kaya yun. Then, ayan. So, yung papakita namin is yung kanyang amplifier. So, nandito yun. At sobrang bigat niya. So, wait lang. Iaasog lang namin and then I'll be back. We'll be back kasi dalawa kami dito. We'll be back! So, ayan, in-adjust ko din yung camera dahil nga medyo nasa babalan tayo sa floor. So, bubuksan na natin ang kanyang amplifier which is, magkano ba to? Piso lang to. Nasa 10.6. Ako lang piso. So, di ba parang... Kung gusto niyo pong rentahan para sa banda niyo. So, i-email niyo lang po ako pag gusto niyo rentahan. So, eto siya. Wait lang. Ang ano niya eh. Buksan lang natin. So, eto is napakaganda ng quality niya. At hindi ko ang alam. Hirap. Ang hirap niya buksan. 60 watts yata to. Kung di ako nagkakamali. Yung binili sa ni tatay. Para hindi lang siya sa pangkwarto at kaya natin siyang ilabas dahil magagamit natin siya kapag ka may party sa bahay, lalo na kapag ka nakamove na tayo sa susunod nating bahay. So, ayan siya. Dahil hindi naman na namin, hindi pa sa ngayon guys namin mabubuksan to at matatry para maparinig sa inyo kung gano'n nga baka solid yung sound na napoproduce niya. Pero, gusto nga lang namin i-unbox tonight kasi excited na siyang ma-picturean at makita at para sa next vlog. So ito yung first part ng kanyang birthday surprise and then sa second part doon na makikita yung preparation and then celebration namin sa Saturday kasama ng birthday ni tatay. At abangan nyo sa mga susunod na vlogs, gagawa kami ng mga kanta. Hindi gagawa, mag-cover. Co-cover kami ng mga kanta na kaya namin at sana magustuhan nyo at please guys, supportahan nyo ang aking channel. Patuloy po na mag-like ng aking page which is Erica Pascual Vlogs. So, ilalink ko na lang ulit ang aking link ng page dito sa ating description box. So, kung meron kayong mga request na vlogs para sa akin dahil minsan naubusan din tayo ng content, ay mag-comment kayo sa baba dahil kung kaya naman ng ating mother Kaagila is why not? Susubukan natin yan. At please do subscribe to my YouTube channel guys at alam namin na naging masaya naman ang ating
Kapatid, ang sakit lang talaga ng ulo ko. Oo, dahil matagal din yung naging biyahe namin. Simula ko, 12 kami yata wala dito. And then 8 na ngayon. So, yun lang guys. Sana samahan niyo pa rin ako sa second part ng ating vlog. Dahil bukas is magsisimula na kami bumili ng mga kakailanganin para sa celebration sa Saturday. So, yun lang guys. Thank you for watching this first part. At sana ay samahan niyo kami hanggang sa end ng vlog na to. So, bye guys!